Okay, mga kaibigan, andito po tayo sa isang bahay na kung saan may isang rep na pinabayaan na sa bodigan ng isang may-ari na ang reklamo niya ay malakas daw sa kuryente. Titingnan natin yan sa pamamagitan natin mga instrumento kung talagang malakas siya sa kuryente. Then, kukumpute din natin yung power consumption niya mula doon sa kanyang tag or yung plate na nakalagay sa likod. Titingnan natin kung ano doon pa. And then, ang naging problema pa natin dyan at medyo discolorated na yung kanyang kulay. Yung kulay ng kanyang pintuan, body medyo kailangan din siguro natin na baguhin yung pintura. And then, titingnan natin kung capacitor type pa yung kanyang compressor. Kasi malimit kasi pagka malakas yung kuryente, malakas kumain ang kuryente, meron tayong i-consider na mga tatlong factors na maaaring naging problema niya. So, una, titingnan natin kung capacitor type ba yung kanyang compressor. Kung capacitor type, then iti-check din natin yung kanyang value. So, siriin natin sa pamamagitan ng tester. Ikalawang factor na maaaring makaka-apekto sa paglakas ng kain ng kuryente ng isang refrigerator ay yung sirang thermostat. So, hindi siya humihinto sa pag-aandar ng compressor dahil sa ang kanyang thermostat laging naka-close. So, panay ang takbo ng compressor. Then, imagine mo 24 hours tatakbo yung compressor. So, sobrang lakas talaga sa kuryente yun. Then, ikatlong factors na maaaring makaka-apekto sa paglakas ng kain ng kuryente ng isang refrigerator ay yung kanyang silyo sa makikita mo yun sa may bandang pintuan kung saan nakalagay yung magnetic strip na hindi na siya nakalapat doon sa kanyang body. Ang dahilan po niya kasi karaniwan kasing nadideform yung magnetic strip dahil sa tagal nang hindi nagagamit, hindi siya nalalapatan ng init doon sa heater na nakalagay doon sa side ng pinto para ma-maintain yung paglapat ng magnetic strip. Yun ang karaniwang sira nun. Ngayon, pupunta natin yung rep kung ano pa ang kailangan nating ayusin. Ito po yung rep. Teka, bakit walang ilaw dito? Ayan. So, tingnan natin yung kanyang pinto. Kailangan siguro pipinturahan din natin ng medyo kung ano yung kulay na nararapat dito. Ito kailangan din ito ng mga sanding or yung sandpaper para maging magaspang nang sa ganon dumikit yung pintura na ilalagay natin dito. Pero bago tayo magpintura, siguro yung mga lubak-lubak lalapatan natin ng mga ginagamit sa kotse na pangtabo doon sa mga lubak-lubak. Ito, madumi-dumi din. Then, kinis at gas pump para ma-applyan ng bagong pintura. And then, makita natin dito, medyo nawala na yung kanyang diagram. Paano ba natin ito? Malalaman natin na kung capacitor type yung natin, compressor kung sisilipin natin yung ilalim. Okay? Sandali lang. Ngayon, ito na yung compressor natin na tinatawag. Ngayon, dito sa ilalim, dapat may makita tayong capacitor. Pero sa kasong ito, mukhang hindi siya capacitor type na compressor. So, ibig sabihin, hindi na tayo kailangan maghanap ng capacitor dito. Gawa ng wala naman nakalagay dito ng capacitor. Hindi siya capacitor type na compressor. So, direkta siyang konektado lang sa ating outlet. Malamang sa ilalim nito meron siyang tinatawag nating centrifugal switch.
para sa starting ng kanyang rotor. Dito naman sa ano, sa loob, yung tinatawag natin thermostat. So siriin din natin ito kung nag-automatic off siya pagdating ng tamang lamig. I-check din kanyang switch kung paandarin natin to kung magi-yellow ito. Pag di naman, so meron tayong problema sa kanyang refrigerant o tinatawag natin also known as Freon. Freon is a trademark. Okay. Dito, mapapansin natin dito sa kanyang magnetic strip, medyo okay pa man din yung kanyang paglapat dito sa ibang portion. Ngunit dito naman sa bandang ibabaw, medyo nakaangat na. Papakita ko rin kung paano natin to aayusin nang walang bilihan ng bagong magnetic strip. I-re-restore lang natin yung kanyang forma na nakalapat dito sa kanyang body. Nang sa ganun, yung lamig ng ilalim ng refrigerator ay hindi lalabas dito sa uwang na to. Okay. Ngayon, check din natin itong ilalim. So far, okay naman yung dito sa ilalim. Nakita lang natin dito na medyo singaw na lalabas na ng lamig itong bandang ibabaw. Dito naman sa gilid na to, okay rin ang pagkalapat. Wala siyang problema. So, yun lang ang problema natin dito sa ibabaw. So, hindi ibig sabihin na papalitan na natin ito ng bago. Meron lang tayong heat gun na gagamitin para painitan at nang sa ganun ay bubuka uli yung kanyang rubber na kakibat yung rubber strip sa ilalim. Okay, ganun po ang gagawin natin. Ang kailangan lang natin ay heat gun saka pintura. Malamang pipinturahan din natin itong ilalim para naman hindi siya kakalawangin. Then, ngayon titingnan natin yung takbo ng kanyang kuryente kung naayon siya doon sa kanyang naka-speak doon sa saan nga bang dito. Hanapin natin baka may nakadikit pa. Ah, ito. Meron nakalagay dito 6.71 cubic feet sharp refrigerator daw na ang kanyang kung ganoon wala rin nakalagay dito ng kasi kung ilan ang rated kanya ampere or wattage. Huhulihin na lang natin siyang patakbuhin, palamigin, tingnan natin kung hihinto yung compressor. Kukunti lang naman itong singaw dito. Titingnan natin kung ito yung compressor. Doon natin malalaman kung okay pa yung kanyang thermostat. Okay. Ngayon, tatanggalin na natin yung tornilyo. Yung orange saka yung azul ang ating main line para sa compressor. Ito yung lalagyan natin ng clameter. Ito yun. Set lang muna natin sa
ammeter. Yan. Nasa ammeter po siya. Ito yung kanyang reading. Okay. Pandarin natin. Okay, atin mo nang iwan pag-andar. Tingnan natin yung pandarin natin ng mga makikita dito na kumaandar pa rin yung ating compressor gawa na may 0.3 amperes. Hindi pa rin siya namamatay. Nang nangangahulugan na may problema ang kanyang thermostat. Titingnan natin yung loob kung okay ba naman yung yelo niya. Ayan po. Malamig na malamig. Okay naman yung kanyang lamig. So, ito ngayon ang ating suspect kung bakit malakas ang kanyang kain ng kuryente kasi hindi nag-activate na mamamatay yung kanyang thermostat sa tamang lamig. Ayan naman dito sa kanyang kuan sensor, makikita dito sa ilalim ng evaporator, ayun yung kanyang sensor. Ibig sabihin hindi na po siya gumagana. Papalitan natin siya ng sensor para sa lamig, para mag-off. Ayun, makikita niyo po siya. Yan ang ating papalitan. Parang naka-bypass na yung thermostat niya. Tanggalin na natin yung kanyang thermostat. Okay. Magtakin nyo, tumakbo siya ng mga walang patayan yung compressor. Nangangahulugan, ang consumption ng power mo ay nasa mga... Ang power rated natin ay equals to 0.3 ampere times 220 volt AC equals 66 watts. Yan po ang power rated ng ating refrigerator. 0.3 ang ginamit ko kasi yun yung last reading na nabasa natin sa ating clamp meter. Yun yung constant value na habang tumatakbo ang refrigerator mo nang walang hintuan, 0.3 ang kanyang reading. So, kaya ginamit ko yung 0.3 ampere. Kailangan natin din itong i-convert sa kilowatt kasi yung ating computation ay patungong kilowatts. Nakalagay kasi sa in kilowatt unit yung ating rated value sa ating electricity bill. Kaya i-convert natin ito in kilowatts. Ang mangyayari po ay ganito. Ang 66 watts ay i-divide po natin sa 1000. Ito ay magiging equals to 0.066 kilowatts po ang ating rated power ng ref pag kinonvert natin sa kilowatt. Ngayon na kuha na natin yung unit kilowatts ng ating rated power sa ref, pwede na natin kuhanin yung power cost consumption ng ating refrigerator, which is equals to 0.066 kilowatts. At saka i-multiply po natin yan sa 30 days, which is 1 month na gamit natin na kuryente. And then, pagkatapos, i-multiply din natin yan sa 24 hours. Kasi walang patayan.
So, ibig sabihin, 24 hours siyang tumatakbo sa bawat araw sa buong buwan. Ito na yung magiging cost natin, which is equal to 47.52 kilowatt hour na po. Meron ng nadagdag na hour. At pagkatapos po niyan, i-multiply po natin sa 10 pesos per kilowatt hour na rate mula sa electric company. So, nagkakahalaga po ng 475.20 centavos po ang halaga sa isang buwan nang walang patayan ang compressor. Ngayon, ibahin naman natin ang anggulo, ano? Sabihin natin walang sira yung ref. Titingnan natin kung magkano ang babayaran mo sa electricity bill. Halimbawa, sa bawat araw ng pagpatakbo no, ng iyong ref, tumatakbo po siya ng sabihin natin 3 oras sa bawat araw. Titingnan natin sa ating computation. Ginawa natin 3 oras kasi kunwari walang bumubukas ng pinto ng refrigerator. So, meron siyang tendency na kakunting oras lang siya tatakbo kasi yung singaw ng refrigerator natin ay hindi lumalabas at hindi nababawasan sa loob. Kaya pinalalagay natin na 3 oras. Makikitang maliit lang yung ating kilowatt hour. Nasa 5.94 kilowatt hour lang po yung kain ng kuryente. Pag minultiply natin sa 10 kilowatt hour, 10 kilowatt hour, ito yung rated na mula sa electric company, kakalaga na lang po siya ng 59 pesos and 40 centavos. So wala pa dyan yung ano natin, ano? Sa lahat ng computation natin, hindi natin sinali yung mga system laws, pati yung tax na pinapataw sa atin ng gobyerno. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo uli dito sa ating channel, Atom Mechanic. Maraming salamat po sa panunood ng aking video. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.